nananahimik po ako eh. Nadamay po ako dito sa dokumentong pinresenta nung isang vlogger na si Maharlika. Hindi, nananahimik po ako eh. Ang ano ko po dyan, ang tingin ko, nagkaroon po ng awayan sa loob ng PIDEA. Doon po ako nagtataka eh, ba't ako nadamay dito? Kasi kung titignan ninyo, yung video, hindi makakalabas ito sa publiko. Kinakailangan puntahan mo pa doon sa NBR para i-download mo mismo yung video. Bakit yung video nakalabas na dapat nasa pag-iingat ng Counterintelligence Office ng PIDEA? Nung tinanong ko siya, sino ito? Kahit alam ko po na kung sino yon, sinabi niya, Sir, si ano po yan? Si Maricel. Maricel Soriano po. O maliban doon, ano pangalan nito na tawag niyo? Maria. Ngayon po, eto, sabi niya gano'n, eto sir, si ano po ito? Si Bongbong Marcos. Maliban dito, ano pangalan nito? Bonget. Unang-una, kamatayan po ang matatamo ko rito. Wala akong mapapala. Ang concern ko lang po dito bilang dating alagad ng batas, lumabas na sa publiko ito. Sampal po ito eh sa mga tulad nating alagad ng batas. Ano ang gagawin natin? Magtatanga-tangahan na lang po ba tayo, Your Honor, dito sa mga information na nalathala doon sa publiko? Magwawalang bahala po ba tayo? Ang tanong ko eh, papaano yung mandatong pinagkaloob ng Comprehensive Dangerous Drugs Act, lalo na dito sa butihing Director General ng PIDEA. Itong problema natin na minumulto ang ating Pangulo, hindi po sana darating dito sa sitwasyon na makakaladkad ang pangalan ng Pangulong Marcos kung ginagawa lamang ng PIDEA yung kanyang mandato. Okay, well, wala pa si Jer Lazo. Let's go to Mr. Jonathan Morales. Yes, Your Honor. Yung lahat ng sinabi kayo na ni General Moro Lazo na mga records mo, totoo yun? Your Honor, yung sinasabi niya na nag-apply ako sa PIDEA, na trap ako, I complied dun sa recruitment committee during no interview sa PIDEA, and I present ko naman po. Siguro yung pinakikita niya, ito po yung mga naunang documents na hiningi sa akin na anong masasabi mo rito. Nag-comply naman po ako dun sa recruitment committee noon bago ako na-appoint sa PIDEA. And dun po dun sa sinasabi niya mga cases. Anong compliance mo doon? Bali, nag-submit po ako doon sa doon ng PDS at naka-state po roon na ako po ay na-drop sa PNP during nung aking recruitment. During your recruitment? Opo. Kaya nga po ako binigyan ng appointment kasi hindi naman po pwede na ako kasi ang appointment ko sa PIDEA is re-entry. Re-entry doon sa government. Kasi hindi naman po ko mo na drop from roles ka, wala ka ng bar ka na doon sa pagpasok sa any government agency. Drop pa lang po yun, hindi po yung Kaya nung time na yon, nung tinanggap po ako sa PIDEA at bineripay naman po ito ng PIDEA, yun po yun, kasi nag-comply po ako eh doon sa recruitment process eh. Ngayon po, yung sinasabi ni Director General Lazo na yung mga cases filed against us, hindi lang po ako, kasi yung extortion dun sa kaso ni Mark Tan, yung pinail sa ombudsman ng NBI at nagkaroon kami ng criminal case sa Quezon City, ito po na-exonerate kami dun sa, for the record, Your Honor, exonerated po kami dun sa ombudsman at dun sa Quezon City RTC, panalo po kami. And yung pinaila naman ng PIDEA na sinasabing violation ng Section 91 and 92, ito po ay acquitted po ako nitong November 30. Kaya nandito po, kasama natin dito sa bulwagang ito, yung complainant, si Attorney Del Valle. At siya yung nag-present, ni-represent po niya yung PIDEA. At hindi po nila napatunayan na ako ay nagbangling at nagpabangling
pabaya sa kaso. Dahil nung ma-dismiss ako, o nung matanggal ako sa IIS, ano, na nilipat kami sa PIDEA NCR, inalisan po kami ng karapatan na makabalik doon sa, ano, no, sa IIS. Yung mga dokumento, hindi na nga po ako nagkaroon ng access. Hanggang sa ma-dismiss po ako, nawalan po ako ng access doon sa mga dokumento, lalo na doon sa mga cases na inaatinan ko. Kaya ang ginawa ng PIDEA bilang panghaharas sa akin, kinasuhan nila ako ng mga gawa-gawang kaso para masira po yung aking credibility. Yan po ang sa akin, ano, for the record, Your Honor, yung mga kinakain, mga binatulilang kaso sa akin, talagang inaatinan ko po. Talagang sinisikap ko po talaga na patunayan na ako ay inosente. Ito po, nagtataka lang po ako, no? Sa halip na bigyang pansin, yung mga records o yung mga classified documents na naandun po sa tanggapan ng IIS, bakit sinisira nila ang pagkatao ko? Bakit hindi nila pansinin yung nilalamang classified information na isinapubliko? Ako po, nagtataka po ako, kaya po ako lumabas. Gawa ng nananahimik po ako, nadamay po ako dito sa dokumentong pinirisinta nung isang vlogger na si Maharlika. Hindi, nananahimik po ako, ang tingin ko, nagkaroon po ng awayan sa loob ng PIDEA. Doon po ako nagtataka, ba't ako nadamay dito? Diba? Hindi ho kaya nag-umpisa ito doon sa ipinalabas na video doon sa social media na ang involved ay yung tila galit na galit na PIDEA Director General. Kasi kung titignan ninyo, yung video, hindi makakalabas ito sa publiko. Kinakailangan puntahan mo pa doon sa NBR para i-download mo mismo yung video. Bakit yung video nakalabas na dapat nasa pag-iingat ng Counterintelligence Office ng PIDEA? Hindi ho ba? Hindi kaya itong mga lumalabas na dokumento ito, ang dahilan ay para lamang hiyain yung PIDEA Director General? Ako nagtatanong lang po, wala ho akong masamang tinapay kay Director General Lasso. Malaki po ang respeto ko sa mga opisyalis ng gobyerno. Pero sa aking ano, bakit lumabas ito? Itong dokumento na ito, nung makita ko, nung sinabi sa akin na itong pre-ops, yung authority to operate, nung makita ko ho na ipinipresenta rin sa video, ako ho yung investigador na humarap doon sa confidential informant. At yung confidential informant na yun, kinunan ko po ng statement. Bakit ko po sa kinunan ng statement? Kasi po, yung kanyang mga ipinakikitang litrato, masyado pong mabigat yung mga involved. Sinong mga involved doon? Ang involved po doon, yung nakita ko mga litrato, no? Merong artista, may politician, may mga civilian. Ngayon po, tinanong ko po siya, sino ito? During nung kinukunan ko po siya ng kasi ayoko pong sa akin magmula yung pag-identify. Gusto ko sa kanya magmula yung identification. At yung mga nandun litrato, limang litrato po yun sa pagkakatanda ko, iba't ibang klase, iba't ibang okasyon, iba't ibang pagkakataon. Yun po yung ngayon, nung tinanong ko siya, sino ito? Kahit alam ko po na kung sino yon, sinabi niya, Sir, si ano po yan? Si Maricel. Maricel Soriano po. O maliban doon, ano pangalan nito na tawag niyo? Maria. Ngayon po, eto, sabi niya gano'n, eto Sir, si ano po ito? Si Bongbong Marcos. Maliban dito, ano pangalan nito? Bongit. Yun po yung sinabi niya. Siya po ang nagsasabi, hindi po ako. Siya po ang nag-identify, hindi po ako. Ako'y nagtatanong lamang po bilang investigador. Maliban dito, sino pa ang manakikilala mo rito? Yung iba nga po, tinakpan po niya ng pentel pen. Dahil nga ayaw niya na i-reveal sa akin yung iniingatan niya rin.
may mga iba po na mga personalidad doon na hindi ko po na po matandaan yung mga pangalan. Ngayon po, doon po sa opisina, no, kinunan ko ng statement, yung confidential informant, kung sino po yung present na naandun na kasama ko doon sa opisina, inilagay ko po yung pangalan. Kaya po, no, kinuha ko yung statement tayo, nakalagay po roon sa harap nina. So, sino yun? May kasama mo? Makikita po yun doon sa ano. Kaya nga ang ano ko doon sa... Hindi mo ma-recall? Hindi ko po ma-recall. Kasi sa dami na po, hindi lang po yun ang kaso na nahawakan ko sa PIDEA. Meron po dyan na wala ng Arbalite. Ng M4, ano? Isa ang involved, isang regional director. Meron ako na investigahan dyan, isang director din ng legal logistics management service. Nakasuhan din po yun, natanggal na po. Meron po isang regional director sa Mimaropa na investigahan ko rin po yun. Hindi lang po isang kaso na ang naimbestiga ko, pati po yung mga drug company, na kilalang drug company, nahawakan ko rin po yung kaso niyan. Hindi po ano no, hindi po yun na ano no, na usual yung ano no, kumbaga sa ano, yung mga kinukunan ko ng statement dyan na ano, hindi lang isang basis, marami po. Kaya kung tatanungin niyo po ako kung sino yung mga nakalagay doon, hindi ko matatandaan kasi kinakailangan ko i-ano yung dokumento. Kagaya po niyan. Sandali. Sir, so you confirm na yung papel na yon na nagkakalat niya sa social media, yung dalawa, yung pre-operation report at saka yung authority to conduct operation, are they authentic documents? There are no such documents, Your Honor. There are no such documents? Yes, Your Honor. So ngayon, nandyan ngayon, so denied mo yan na hindi yan dokumento ng PIDEA? Yes, Your Honor. Your Honor. Yes. Ganito sir, Your Honor, ano, ako naiintindihan ko si General Lasso eh. Kasi yung mga nai-involve dun sa dokumentong yun, eh yun yung appointing authority na nagtiwala sa kanya para dyan sa kanyang ano, no, hinahawakan posisyon sa PIDEA. Sa akin wala pong ano, no, unang-una, kamatayan po ang matatamo ko rito. Wala akong mapapala. Ang concern ko lang po dito bilang dating alagad ng batas, lumabas na sa publiko ito. Sampal po ito eh sa mga tulad nating alagad ng batas. Ano ang gagawin natin? Magtatanga-tangahan na lang po ba tayo, Your Honor, dito sa mga information na nalathala doon sa publiko? Magwawalang bahala po ba tayo? Ang tanong ko eh, paano yung mandatong pinagkaloob ng Comprehensive Dangerous Drugs Act, lalo na dito sa butihing Director General ng PIDEA, ano ang gagawin natin? Kagaya niyan, may nilabas na naman si Maharlika. Yung sinasabing 2 minutes lang yung kinandak na drug test result. Wala ho bang authority ang PIDEA na mag-issue ng subpoena duces tecumen ad testificandum against dun sa doktor at dun sa medical technologies, ganun din dun sa drug testing facility? Sana pinagpapaliwanag, hindi dapat sir, siguro it's unfair din to accuse General Lasso dahil he was not the director at the time. Sino bang director ng time na yon? No, sir, Your Honor, ano, hindi po natin, lilinawin ko, hindi ko ina-accuse si General Lasso. Ang inaano ko lang po is yung mandato. Po, pwede naman po siya mag-utusin, mag-conduct ng confidential investigation, magpatawag ng investigation sa PIDEA, katulad ng ginagawa sa mga ordinaryong tao. Kung meron tayong mga suspected na drug offenders, hindi ba nagkakonduct tayo ng confidential investigation o investigation? Hindi po ba? Bakit hindi natin ipatupad ng tama, ng equal itong batas? Kaya nga ito, kaya po ako talaga nagsikap ako na makarating dito at sumulat sa inyo upang magkaroon tayo ng sapat na batas. Kasi kung titignan ninyo, itong problema natin na minumulto ang ating Pangulo, hindi po sana darating dito sa sitwasyon na makakaladkad ang pangalan ng Pangulong Marcos
kung ginagawa lamang ng PIDEA yung kanyang mandato. Kung ito, nagpatawag kagad ng investigasyon, halika, ano yung sinasabi mo? Halika, dito tayo, umupo tayo, titipahin ko yan. Ano yung sinasabi mo? Ilabas mo yung ebidensya mo. Sana ganun okay. Eh. Okay, okay. Balik tayo doon sa mga papel. Yun ang ating gustong malaman kung talaga totoo eh. You confirm na papel mo yun? Ikaw nagpirma nun? Yes, Your Honor. Ako yung, ano, yun po yung in accordance with PIDEA Manual of Operation. Yun po yung usual na ginagawa namin. Alam niyo po, nakakaawa nga yung mga dati kong kasamahan dyan. Dahil under duress sila. Kinuha sila, no? Pinapunta ng opisina at pinag-execute ng abitabit. Bakit? Para lang i-repute, para i-deny. Yung mga nangyari noong 2012, ano yun? Hindi ba dapat alamin natin kung ano yung katotohanan sa likod na yun? Yung address ni Maricel Suriano po, Your Honor. So, totoo yun, sir, na pinapag-execute yun ng abitabit yung mga tao na yun? Hindi po, hindi po totoo, Your Honor. Ang nangyari po, nung sumulat po siya sa akin, ay siyempre, bago namin umpisaan yung investigasyon, mag-uumpisa kami dun sa sulat niya. Eh, yung mga kasamahan niya, noon, na andyan pa ngayon sa PIDEA, ay nagsabi sila na walang ganun nangyayari, na meron siyang informante na in-interview, ginawan ng sworn statement. Kaya po sila nag-execute ng affidavit at nandito po sila ngayon. Pwede niyong tanungin. Hindi po namin sila funersa. Pwede po upuin natin dito. Sa sino yun? Sino mo ngayon? Sinong upuin natin? Kasama po namin, Your Honor. Please, patawag natin. Sergeant at Arms. And by the way, Your Honor, if I may add, yung sinasabi po niya na hindi siya dismissed from the PNP, Meron kaming copy of the orders coming from the Philippine National Police kasi nag-conduct kami ng background check sa kanya and he was really dismissed. Special Orders Number 3106 dated November 19, 2008 na appoint po siya 2019. Confirmation of dropping from rules. Paragraph number 4, dropping from the rules, effective August 28, 2008, of PO1 Jonathan A. Morales, 0058519, PNP, SPD, Southern Police District, as published in SO number 808346, HSPD, dated October 24, 2008, is hereby confirmed. So talagang niloko po niya yung PDS na finilapan niya na isinabmit sa PIDEA asking for appointment. Kasi kung nalaman po sana yun, eh hindi po siya i-accept sa PIDEA. Ako po ay, tama po yung sinabi niyo, hindi po ako, wala pa ako sa PIDEA noon nangyari itong mga to. But we are basing on records. May mga papeles po kami na hawak. How can he deny? So ito po yung tanong. Yes, you may answer. Your Honor, yung pinakikita niya, no, unang-una, ngayon ko lang nalaman doon sa sinasabi ni ano no Director General Lasso. Ang tanong ko lang, Your Honor, ano, Mr. Chairman. Ito bang dokumento na ito ay formally served sa akin? Meron ho ba siyang ebidensya na magpapatunay na yung sinasabi niyang dismissal order ay pina-receive sa akin? Notified ho ba ako para sabihin na ito ay pinasisinungalingan ko o nagsinungaling ako? Dapat yan, natanggap ko yan para alam ko. Sandali, hindi mo natanggap yung dismissal order mo? Wala po ako natatanggap, kaya nga po. So, hindi mo alam na na-dismiss ka? Hindi ko po alam, kasi nga, ang may problema po dyan is dun sa recruitment ng PIDEA dahil nga ako po, nag-comply ako doon sa hinihingi ng PIDEA eh. Nagingi po ako eh. Hindi ko, ano nga, yung kung nga lang po nalalaman yan eh. Hindi kaya... I'm trying to be objective ha, here. Kung ikaw PO1, nalabasan ka ng order na dismiss, hindi mo alam yun? No, Your Honor, hindi ko po alam. Kasi kung alam ko man yan, darisip ko po yan. Sorry. As I've said, I'm trying to be objective here, pero
parang very irregular na hindi mo alam na dismiss ka na pala serbisyo. Ako ha, forgive me if this comes offensive to you. But pero sa akin, P1 ka, may lumabas sa order na dismiss ka, hindi mo alam, tumatanggap ka pa ng sweldo noon after nung lumabas yung order. Kung hindi mo alam ang order, nalaman mo ba na may sweldo ka pa na dumarating? Yes sir, wala akong Your Honor, nung nag-apply ako sa PIDEA at pinag-comply naman nila ako dun sa mga requirements, nakapaghingi pa ako ng mga clearance . Nakapag-clearance po ako. Hindi ako makaka-transfer kung walang clearance na binibigay sa akin ang PNP. Okay. Nag-clearance po ako. Kaya nagtataka ako dun sa ipinakikita ni Director General Lasso. Itong hearing natin ito is very important. Very important ito. Kaya nag-present din sila ng kanilang facts about you or maybe against you. Dahil nga, gusto lang nila to set the record straight. No problem with that. Pinapakinggan ng committee na ito. Pero ang atin talagang pinaka-main objective dito is malaman kung totoo yung dalawang papel na nag-circulate. So sabi nila, hindi totoo. Sabi mo, totoo. Kino-confirm mo na totoo yung papel na yon. Totoo po.